Narinig ko sa mga interviews mo, ordinary ka, no? But isang ordinaryong tao, walang helicopter. Almost, in terms of assets, maabot ng 300 million. No? Alam mo, Mayor Alice, iba yung kwento, iba yung dokumento, eh. Kagaya yung kwento na anak ka ng kasambahay, hindi rin lumalabas sa dokumento. Try ko po, tutulong po ako na paano ko po makontakt po si Hwang Ji-yang para naman po... Pumunta siya dito, arestuhin siya. Ay, opo. Para naman po, malinis po yung pangalan ko po. Kasi sa akin po lahat nakatulak. But on record, partner mo, isang fugitive. Narinig ko sa mga interviews mo, ordinary ka, no? But isang ordinaryong tao, walang helicopter, no? Hindi ka pwede maging ordinary kung may helicopter ka, no? At saliin mo is almost, in terms of assets, maabot ng 300 million, no? So that's an ordinary person. So ibig sabihin, meron kayong kakayahan, which is fine, no? Kung may negosyong legitimate, wala namang problema doon. Ngayon, ano ba ang main business niyo na nakakapagbigay sa inyo ng yan, yung mga assets niyo sa Salen at iba pang mga assets? Main business sa kumikita para sa inyo? Your Honor, yung sa tatay ko po, yung embroidery, tapos may farm po kami. Embroidery and farm. Opo. And what's the name of the embroidery? QJJ Embroidery po. Embroidery. Ito yung nasa Valenzuela, di ba? Marilao po. But at one point in time in Valenzuela? Opo. Okay. And then QJJ Farms? Opo. Okay. And then, but your father, ano ang kanyang responsibility, anong kanyang trabaho dito sa dalawa? Oversee po. Oversee siya? Opo. Ano, siya ba yung nagbebenta? Anong binebenta ng embroidery? Anong produkto ng embroidery? Embroidery po, yung tahi po. So, nag-embroider kayo para sa... Kayo ang nag-embroider? Embroidery lang, nag-embroider, diba? Opo, yung embroidery po, parang po siyang subcon service po. Darating po yung either cut part po at dun po yung embroider kung ano po ang ilalagay po dun sa tela. Okay, and then sa farms? Sa farm po, baboy po. Baboy. And opo. Itong dalawa kumikita? Opo. Masasabi mo ba na itong dalawa ang bumubuhay sa inyong pamilya? Opo. At yung tatay ko po, meron din po siyang sarili pa po niyang negosyo po sa China. Sa China. Opo. Can you describe to us kung ano yung mga negosyo niya sa China? Ang negosyo po niya sa China, fabrics po at embroidery pa rin po. Fabrics and embroidery? Opo. Okay. And ganun rin ba ang... Anong klaseng... Can you describe to us ano yung fabrics and embroidery business niya doon? Meron, ganun pa rin po. Yung sa fabrics naman po, ay buy and sell at nagda-dye po ng fabrics. Yung sa embroidery naman po ay same pa rin po dito sa Pilipinas. Yung ini-embroider po either sa cut parts po or sa tela po. And malaki ba kita niya dyan? Wala kaming documents because it's in China. But in your opinion, yan ba ay malaki pang kita niya dyan sa negosyo niya sa China? Your Honor, hindi po niya nadidisclose po sa akin yung exact amount po. Pero yan po yung negosyo pa po niya nung bata pa po siya. Okay. And then, madalas ba siyang bumiyahe? Your Honor, opo. Okay. Saan siya pumupunta? Katulad po kahapon po, pumunta po ng China po. Kasi tinignan rin namin in records, travel records ng father mo, again supplied by the Bureau of Immigration, talaga madalas siyang bumiyahe, almost every month. No? Like for example, in 2024, 6 times... In 2023, 12 times. In 2019, 14 times. 2018, 18 times. So almost up once a month. May nakita rin ako, maliit lang, may nakita rin akong isang travel niya. It's December, I think it's one of the years, na lumipad siya 3 beses sa isang buwan. So, madalas siyang lumilipad papuntang iba-iba. Karamihan China, like for example, in 2013, 6 times to Guangzhou, China, 2 times to Xiamen, Hong Kong, karamihan China. No? Pero kami, politiko kami, no? But
hindi na, na, parang kakaibahin bumabiyahe almost every month at sa isang buwan tatlong beses sa isang buwan. So ano yung kanyang, can you describe to us ano yung kanyang ginagawa sa China? Your Honor, ang tatay ko po, since may edad na po siya, medyo matanda na, pag umaalis po siya, dito po kasi sa Pilipinas, wala po masyado, tingin ko lang po ha, sa aking ano lang po, wala po masyadong mga kaibigan, madalas po talaga siya umuwi ng China. And anong ginagawa niyo doon? Is that your nag-oversee, may ano po, may negosyo po siya sa China na ino-oversee pa rin po niya. Oh, kasi napakadalas to, and for his age, talagang napakadalas pumiyahe. At nag-umpisa to since 2016. No? 18 times siya bumiyahe papuntang China. Almost 2 times in a month. 2016 po. 2016. Your Honor, yung mga ibang travels po ng tatay ko na po, since hindi ko naman po siya araw-araw na kasama, ang alam ko lang po, umuwi po ng China. Sumasama ka sa kanya? Hindi po. Nakasama ko lang po siya yata once or twice nung medyo bata records, pa po. 16 times mo siya kasama? Sa China po? Yes. Hindi po ako nakarating po ng China ng 16 times po. Hindi lahat naman China, may ibang 16 times kayo magkasama. Possible po na 16 times po, pero sa China po wala po. Hindi ka ilang beses kang sumama sa kanya sa China? Sa China, mag-check nyo rin naman po sa record, baka once or twice. Hindi pa lalampas ng tatlong beses po. Ang dad mo ba involved sa Bao Fulan? Hindi po. So ito negosyo mo lang? Opo. At daddy ko po, hindi po kasali. At kanina narinig ko sinabong pinahiram ka ng pera. Your Honor, binigyan po niya ako. Binigyan ka ng pera para bumili ng lupa? Binigyan po niya ako. Actually, in fact, binigyan po niya ako ng pera pang invest. Ang lagi po niya sinasabi sa akin, ako lang po mag-isa. At pangalawa po, ayaw po niya ako pumasok sa politika. Kaya gusto niya, ipatuloy ko na lang daw po yung negosyo. In negosyo. Pero, Sen. Sherwin, if I may just briefly interject. Dahil nabanggit ni Sen. Sherwin yung Bao Fu ulit, if I could just quickly ask the Department of Justice, napakinggan yun na po siguro. Who is going to speak for DOJ here? Your Honor, on behalf of the Department of Justice for the Interagency Council Against Trafficking, Your Honor. Yes, Sir Ben... Attorney Bendoval. Salamat, yes, Your Honor. I'm sure napakikinggan nyo yung tungkol sa links ng mga Bao Fu Incorporators dun sa Singapore money laundering case. Would you be able to inform the committee if DOJ is working with the Singapore Ministry of Justice on this? Mamaya also, before we suspend this hearing, I will pose a similar question to PAGCOR about an executive session. Would there be a preference from the DOJ to withhold this information about any working with the other Ministry of Justice until such an executive session might be called? Kasi ayoko namang ikompromiso yung ating law enforcement, pero lahat po kami, we really want to get to the bottom of this. Attorney Bendoval. Yes, Your Honor. With the permission of the Honorable Chair, for the Interagency Council Against Trafficking and the Department of Justice, this representation also speaks in behalf of the Undersecretary in Charge of IACAT, USEC Nicholas Felix T. And in fact, it is the humble request of the IACAT DOJ if we could request the Honorable Committee for an executive session. In fact, Your Honor, IACAT would like to apprise this committee as regards to the whole POGU scheme, not just the operation in Bambantarlac, together with all other operations conducted since last year, so that we could have a more deep and comprehensive discussion on this, so that finally we can. Resolve any problems. And as much as we would like to disclose any information, Your Honor, just temporarily would like to classify it as confidential as of now. And after, and if granted of an executive session, then perhaps we could discuss more freely, Your Honor, please.
Salamat, Attorney Bendoval. The chair will gladly schedule that executive session before the next hearing dahil importante po itong mga issue ito sa aming lahat ng mga senador. Salamat po. Back to you, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairman. Mayor Alice, nasabi niyo kanina na nagbibigay sa ang father niyo nagbibigay ng puhunan sa inyo para magnegosyo kayo. And kanina narinig ko minsan 500,000, 1 million, 2 million at binigyan rin kayo ng puhunan para pumasok dito sa Baofulan. Tama? Your Honor, hindi po. Binigyan po niya ako ng pampuhunan po, pangbili ko po ng lupa. Pero yung ginamit niyo sa Baofu? Umpisa po niyan, hindi na wala naman pong Baofu. Binili ko po yung property po ng installment. Tapos nung nabili ko na po yung property, that's the only time po na in-invite ko po yung mga Chinese po, yung mga investors po na mag-invest po doon sa lupa. Sige, ko po. I'll get to that. Pero gusto ko lang makita kasi o maintindihan kung ang klaseng tulong binibigay ng father mo sa iyo sa pagnenegosyo o dito sa pagbibili ng lupa, nagbigay ba siya para sa pagtakbo mo bilang mayor? Your Honor, yung tatay ko po tumulong din po tumulong nung tumakbo po like ako. Like any father naman tumutulong, di ba? That's a lahat ng mabubuting ama tumutulong talaga sa mga anak nila. Dahil tinitingnan ko, I'll flash it, no? Yung QJJ Farm, yung financial statements. Yung 2022, nalugi siya ng 900,000 pesos. In 2021, kumita siya 81,000 pesos. Yan. And then yung QJJ Embroidery, 700,000 pesos ang kinita nung 2023 and in 2022, 439 pesos. So kung ako tatanungin, hindi sa Pilipinas galing yung kita ninyo. No? In fact, wala kayong kinikita dito sa Pilipinas. No? At dahil sa dalas niya pumupunta sa China, ako, tingin ko hindi pagkakaibigan lang eh. Meron din siyang negosyo sa China na kumikita na dinadala dito yung pera. Kasi pag titignan natin, tinignan ko lahat eh, inisip ko saan galing kaya yung pera na pag-invest. No? Diba? You wanna make a... Opo. Your Honor, ang tingin ko po dyan dalawa. Una po, yung sa GIS po ng pag-submit po ng GIS, I will check po with the accountant po kung ano po yung, paano po yung nagiging declaration. Definitely po, I believe po na kumikita po ang negosyo kasi ilang taon na, almost more than 15 or more than 20 years na po yung negosyo, I believe po na kumikita. Pero hindi, again, in the eyes, kasi alam mo, Mayor Alice, iba yung kwento, iba yung dokumento eh. Opo. Madaling magkwento. Pero kung yung dokumento, hindi yung lumalabas, yung kwento, walang pupuntahan yun, walang saysay yun. Kagaya yung kwento na anak ka ng kasambahay, hindi rin lumalabas sa dokumento. Diba, pwede tayong magkwento na mali yung accountant, pero hindi lumalabas sa dokumento. So, yan ang, yung kwento madali yun eh, pero yung dokumento pinakamahalaga. Opo. At yung tatay ko po, may negosyo nga po siya sa China. Kaya kinukunin ko yung kanyang travel doon dahil napakadalas eh. Kung negosyante ka at malaki kita mo, talagang pupunta ka doon kahit na every week lumililipad ka dahil may kita ka. And that's fine. Kung kumikita siya doon, may negosyo siya doon, dinadala niya dito, maganda yun dahil investment yun. Diba? Investment para sa Pilipinas. Pero dapat legal. Dumaan sa proper channels. Hindi naman pwedeng dadalhin niya dito at hindi dadaan sa proper channels dahil money laundering yun ang tawag. Opo. Diba? At doon ako pupunta ngayon dahil tinitignan ko yung nasabi mo kanina yung participation mo sa Baofu is only land. Opo. Pero nung tinitignan ko yung inyong GIS, ikaw rin ang presidente ng kumpanya. Opo. Before 2022, ah? Opo. Tama? Opo. So before 2022, ikaw yung presidente ng kumpanya on record. Opo. Na on record, kalahati rin ng kumpanya sa'yo. Opo. Yan po yung usapan po namin ni Zhang Jiyang na yung share ko po doon sa lupa, yan yung mag-hold po ng majority po ng stocks po.
Okay. And alam mo, bilang bilang presidente, merong responsibilidad yan. Ikaw sasagot para sa kumpanya mo. At dapat alam mo lahat na nangyayari sa kumpanya mo dahil presidente ka eh. Diba? Hindi naman pwedeng ituro mo sa iba-iba yung responsibilidad dahil inakop mo yung pagiging presidente. Diba? So, ang tanong ko, saan nang galing? Dahil tinitignan ko ulit yung Baofu Land. Yung kanyang capital is only 1.2 million. Madam Chairman, ito, kinausap ko yung mga kaibigan natin sa engineering at papakita ko itong kanilang kinausap ko yung mga kaibigan natin, may isang engineering company called DCCD at ito, reputable engineering company, at sabi ko, tingnan mo nga at i-value mo yung construction cost ng Pogo Hub sa Banban. So tinignan nila, i-share ko sa committee, no, dahil at ito, without even looking at the plans, pwede naman sila mag-tabletop survey. Yan, no? Pwede nilang bilangin ilang floors, pwede nilang sukatin with modern technology na ngayon. Lahat pwede nang gawin yan. At next slide. Lumalabas na mayroong 37 buildings in that area. No? 37 buildings ang itinayo dyan. At lumalabas na ang construction cost na pinakamura, lumalabas about 6.1 billion pesos. Okay. 6.1 billion. That is the estimated construction cost. Pwede namin to share sa inyo kung gusto nyong i-validate the numbers. But this is from a reputable engineering. So, 6.1 billion, hindi maliit yan. No? At tinignan rin namin yung timing ng construction. In 2019, pakipakita nga. Meron ng earthworks, no? Meron ng development sa earthworks. Ginastos na ng kumpanya 117 million. Pero pag titignan natin sa books niya in equity, it's only 1.2 million pesos. In 2020, yan. Meron ng mga buildings, meron ng superstructures, meron ng mga other structures. Ang estimate ng DCCD is about 746 million ang nagastos. And yet the equity is only 1.2 million pesos. Kung ikaw ang negosyo, na ikaw ang negosyante, bago mo gawin 'yan, maglalagay ka muna ng equity, 'di ba? Common sense naman lahat 'yan eh. Maglalagay ka muna ng equity para mayroong pera yung kumpanya para gumamit. Pero in this case, may construction na pero wala pa rin yung perang ginamit. So, ibig sabihin yung pera, hindi dumadaan sa kumpanya. Your Honor, ang participation ko po dyan is the lot. Prior po ako mag-divest po, kinausap po nila ako kung gusto ko mag-invest ng in cash na in peso. Sabi ko po sa kanila, wala po akong ganun kalaking pera. Kaya nagpa-buyout na lang po ako ng share ko po sa kanila. This is 2019 and 2020. Ah, sila opo, sila po ang presidente ng kumpanya on record. Yes po, Your Honor. Nag-start po niyan, kinausap po ako ni Wang Jiyang. Kaya better po sa next hearing po talagang kailangan nandito po siya para makasagot din po. Wang Jiyang nagtatago na. He's a fugitive. Tumakas siya nung rinid siya ng PAOK. Tumakas siya dun sa mga underground tunnels. Paano natin tatawagin siya? Ang tatawagin lang namin, sino yung presidente on rec? Again, pwede natin ituro, pwede tayong gumawa ng storya. Ang importante dito kung ano yung nakasulat sa records. Opo, Senator Wayne. Hindi po ako gumagawa po ng kwento. Si Wang Jiyang po, siya po nagpa-construct po ng Baofu. Ang participation ko lang po is only the property. Pero si presidente ka ng kumpanya, nakita mo ang dami ng construction. Hindi ka ba nagtaka saan nanggagaling yung pera?
Honestly po, Senwin, nung unang part po, iniisip ko, wala naman po mawawala sa akin, hindi naman po ako naglalabas po ng pera, hindi ko po talaga iniintindi. Kaso lang po, nung kalagitnaan, sabi po niya sa akin, tinanong po niya ako kung gusto ko maglabas po ng pera, sabi ko wala akong ganun kalaking pera, at yung share ko po, paliit po ng paliit mangyayari, sabi ko, magpa-buy out na po ako sa inyo. Kaya siya din po ang nakahanap po ng bibili po nung share ko po. On record, pakita ko yung mga building permit, ikaw nag-apply eh. Yes po, nung una po ako po nag-apply. Ikaw nag-apply. So opo. On record, ikaw ang not only president but ikaw rin ang applicant in behalf of Baofu Land. Yes po, dahil ako po yung president po. Correct. So ibig sabihin, alam mo dapat lahat na nangyayari bilang president ng kumpanya. So ang simpleng tanong ko, saan ang gagaling yung pera? Your Honor, lahat po ng construction po, sila Huang Jiang po ang nagte-take care. In fact, pwede rin po tayo magtanong po doon sa Bamban mismo na hindi po ako pumupunta. Even during po the construction po, sila po ang nagpapatakbo at sila din po ang nag-construct po. Ang problema, si Huang Jiang nagtatago na eh. Saan namin nahanapin siya to validate? Ang aming gagamitin lang ay yung mga dokumento. Pakita ko yung building permit. Yung building permit, lahat ng building permit, ikaw ang nag-apply eh. Your Honor, yung ibang building permit po, ako po nag-apply yung iba. Yung mga naitayo po nung una. Yan, itong mga building permit. Even yung mga, iba-ibang building permit, ikaw ang apply dyan. Opo. That time po, ako po yung president po. Ako po yung nag-apply po. Nung tinatayo itong, nakita ko kasi itong development, para siyang may villa, may office. Nung pinag-uusapan niyo nito ng mga partners mo, ano ang intention ninyo dito sa development na ito? Ang una po, ang initial po na usapan po namin dyan ay low-cost housing. Yan po yung nung binabakot pa lang po siya. Tapos all of a sudden, kinausap po nila ako. Sabi nila sa akin, gagawin na lang po natin mixed-use development. In fact, yung sa harapan po, yung malaking building po doon sa harapan, yan po yung magiging mall po. Tapos yung mga residential po ng mga villas po, yan po yung magiging residential na area. Tapos po, yung isang building po sa loob, yan po yung may commercial at meron po silang ginagawa po doon ng mga condominium po. Gusto kong tanungin, again, no? Lahat kasi ikaw nag-apply eh. So dapat alam mo kung ano yung ina-applyan mo. Hindi pwedeng ikaw nag-apply, tapos ituturo mo si Huang Jian, siya ang nasa construction. Your Honor, opo, prior to the construction po, ako po yung nag-apply. Pwede nyo po ipagtanong po doon sa mga construction workers po sa Bamban na involved po doon. Pwede nyo po ipagtanong po sa kanila na hindi po talaga ako sa construction. At after ko po na-apply po yung mga permits po, wala na rin po ako kasi wala rin po akong pera na maipasok. And in fact, Senwin, try ko po, tutulong po ako na paano ko po makontakt po si Huang Jiang para naman po... Pumunta siya dito, arestuhin siya. Ay, opo. Para naman po, malinis po yung pangalan ko po. Kasi sa akin po lahat nakatulak. But on record, partner mo, isang fugitive. At I think, gusto ko, Madam Chair, to ask AMLAC, si Attorney Adrian Arpon, looking at itong circumstance, is this a classic case of money laundering? Attorney Arpon. Sir, good afternoon. Sir, possible po. In fact, our office is now investigating this and gathering intelligence information. In the financial statements, wala doon eh. Ang pera galing, ewan ko galing saan, baka China, diretso ka agad, 6.1 billion pesos sa contractor. Diba? Hindi dumadaan sa mga formal channels eh. And then, going by the revelation of our chairperson, na dalawang partner is also embroiled in money laundering. Dalawa. Parang nagtatagpi-tagpi. Yung dalawang partner, money launderer, yung isa, fugitive.
Yung pera hindi dumadaan sa formal channel. Hindi ba para, hindi ba goes without saying money laundering to? Sir, this can be considered as a typology for money laundering. Mm. And may ginagawa na ba po ang AMLAC dito? Yes, sir. We are currently gathering intelligence information. And can you supply the committee updates on that? Because this 6.1 billion of money laundering is not small. Napakalaking ano yan. At Senator Wynn, baka pwede nating isama si ang AMLAC dun sa isa schedule ng komite na executive session. Hindi ako naniniwala na pupunta yan sa mixed-use development eh. Dahil yung kanyang development is built to suit for POGOs. May villa, may underground tunnel, no? May panic room, may dormitory, hindi naman siya condominium, it's dormitory, no? As attested by PAOK. So in other words, may pera galing, again, hindi ko pa alam kahit saan, but gusto ko sana i-connect rin to doon sa pagpunta ni Guo Jiangchong sa China eh. But parang everything's connected eh. Sir, that is part of our investigation. We have this facility. We share intelligence information with foreign jurisdictions. So we can look into that, sir. All right. At the proper time, Madam Chair, we would like to ask for an update on that investigation, because this is just, for me, what we are seeing is a big, not only POGOs now, not only human trafficking, not only torture, but money laundering, large-scale money laundering. Coming from somewhere, pwedeng drugs, pwedeng another scamming abroad,